panibagong art challenge na naman ang gagawin ko ngayong araw para sa sarili ko. Pero bago ko i-share, welcome nga pala sa aking video. At kailangan ko muna magkarga ng maraming energy sa katawan ko dahil alam ko magiging mahaba tong araw na to. So yun, wait lang. Yun, game. Tapos na ako kumain at wala nang dahilan para hindi pa matapos tong art challenge ko ngayong araw. Gaya nga na sabi ko kanina, art challenge to para sa sarili ko. Kung napanood nyo natin yung first video ko, challenge ko yung sarili ko dyan na first time kong gumawa ng malaking illustration gamit yung lapis. Doon naman sa pangalawang video ko na to, challenge ko yung sarili ko dyan na i-drawing yung bagay na hindi ko pa nadodrawing sa buong buhay ko. At sa video na to naman, although nagawa ko na siya before, pero ngayon gusto ko siya i-level up ng konti. Gagawa ko ng 3D artwork. So tara, drawing tayo! First things first, syempre kailangan mo na manood ng mga YouTube tutorials, hindi lang isang video kundi marami. Kasi gusto ko muna accurate yung gagawin kong project. Gaya nga na sabi ko, nakagawa naman ako ng 3D artwork noon, pero sobrang basic lang noon, yung hagdanan na ano lang yun. Tapos ginaya ko lang mismo kung paano niya dinrawing. So this time, may mas bago ako natutunan dahil mas marami na rin na YouTube tutorials na lumalabas. Maswerte na rin ako kasi maraming uploader na hindi madamot sa information na dapat natin matutunan pag gusto nating gawin yung 3D drawing. At dahil nakuha ko na yung fundamentals at yung mga basic na dapat malaman sa 3D drawing, naghanap naman ako ng mga reference na usually na ginagawa nila. Syempre gusto ko sa akin, iba naman yung gagawin ko, may twist. At ito nga napili kong reference, itong cute na pug na to. Kailangan ko na siya i-convert into grayscale dahil chipipay na lapis lang naman gagamitin ko. Parang mas madali sa akin i-drawing ng gamit lang isang mata yung 3D drawing. Kasi parang pagdalaw, parang mas nakakailang para sa akin. Kaya maraming beses ko rin muna tinansya yung forma ng kamay ko tsaka yung braso ko bago ko idikit yung lapis sa mismong papel. Hindi ko din naman alam kung ganito din yung itsura nila kapag nagdo-drawing sila ng 3D. Pero sa akin parang, siguro parang ganito, basta okay ako sa ganito eh. Nung sa palagay kong okay na, natansya ko na kahit papano, smudge tool lang ginagamit ko para syempre mas madaling burahin. Ginamitan ko na lang ng lapis nung sa palagay kong confirmed na yung sukat ko. Nagtingin-tingin ako sa Pinterest, sa Google Image, ng mga reference, pero itong pag talaga naisip ko kasi napansin ko na parang wala pang nagdo-drawing nito or wala pang gumagawa nito na 3D artwork. Sa totoo lang, meron na mga video na naka-line up na. Dapat pagkatapos ng first video ko na lapis, ballpen na dapat kasunod nun. Kaso ewan ko ba't may sumanib pa sa akin kakaiba na parang gusto ko pa extend yung kakayahan ko rin sa lapis. Pero sa tingin ko, okay na rin yun kasi at least mas na-exercise ko yung sarili ko sa paggamit ng lapis tsaka mas at least dadami yung content ko, diba? Gaya nga sinabi ko ng mga unang vlog ko na ang goal ko ngayon 2024 makagawa ng 100 videos. Pero syempre ayoko naman na puro lapis na artwork lang gagawin ko. Gusto ko mag-art venture sa iba't ibang medium naman. May mga unexpected lang talaga akong naisisingit at naiisip kaya ginagawa ko na lang din. So yun, konti na lang at matatapos ko ng aking 3D artwork. Masasabi kong ito yung pinaka close to realistic ko na drawing. Gaya nga sinabi ko sa mga nakaraang video ko, hindi ko talaga forte yung gumawa ng realism drawing. Pero as much as possible, sinubukan ko talaga siya gawin dito sa 3D artwork ko na to. Meron akong napansin na ginagawa nila na parang naka-cut out yung artwork nila. Akala ko si buong papel yung ginagawa nila eh. Tapos yun, sa tingin ko okay din to gayahin. So napag-desisyonan ko, gugupitin ko na rin yung background nito pero yung kalahati lang siguro para kahit paano mag-pop out yung pagiging 3D niya. Di ako magiging sigurado sa output kasi mabalahibo yung ginawa kong drawing. Pero bahala na, kuhanin na lang siguro to sa tiyaga. Yun! Tapos na mahabang proseso ng pagdodrawing at na-excite na ako ipakita sa inyo yung aking artwork. Pero bagong art reveal, sa next video nga pala, gagawa naman ako ng perspective drawing. Naisip ko lang kani-kanina lang. So, kita-kits tayo sa susunod na video at here's the result!